All the opinions in this program expressed by the host and guests are solely the opinions and responsibility of the original source who expressed them. They do not necessarily represent the opinion or official stand of Divine Word College of Calapan, Calapan Cable Center Incorporated, and its cable partners. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is so good to be true. Standing here beside you, want so much to give you. This love in my heart that I'm feeling for you. They'll say we're crazy, don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. The world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I'll stay here with you. See you through the good times, see you through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. They'll say we're crazy, what do they know? Put your arms around me, baby, don't ever let go. That world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world burns out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Ooh. All that I need is you. All that I ever need. And all that I want to do. So hold you forever, forever and ever. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers,
we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us Saan mang sulok ng lalawigan, may tiyak na pinag-uusapan. Bawat mamamayan, tiyak na may pangangailangan. Bawat detalye, sinusuri. Bawat sangkot, inuusisa. Alam namin ang inyong kailangan, kaya't iyon ang aming ibibigay. Dahil ito ang programa kung saan pinagtutuunan ng pansin ang pinag-uusapan ng bayan. Bawat tanong sa isipan, hinahanapan ng kasagutan. Bawat problema, sinusolusyonan. Magandang gabi, Silangang Mindoro. Ako si Hans Johnson Dimaala. Walang dapat itago. Ako si Belinda Cleofe. At ako naman si Wendell Gaspan III. Dahil sa pagtuklas ng katotohanan, dapat no holds barred. Live po tayo mula dito sa Divine Word College of Calapan Gymnasium at isang makasaysayang episode na naman po ang aming ihahatid sa inyo ngayong gabi para sa special edition ng No Holds Barred. Gaganapin nga po natin ang mainit na pinag-uusapan na harapan sa pagitan ng ating dalawang tumatakbong kandidato bilang Vice Governor ng Oriental Mindoro, sina Sir E.J. Falcon and Honorable Antonio C.A. Jojo Perez. Magandang gabi sa aking mga co-host, Ma'am Bebot and Sir Weng. Yes, at syempre kasama din natin ngayon ang ating student correspondents na nagmula sa DWCC Gazette na sina Julian Alessandra Lugmao, Carl Brian Chavez at Micaela Sitchung. Magandang gabi, Sir Hans, Sir Weng. Siyempre, maraming salamat sa nagbigay ng isang intermission number sina Tanya Ilagan at Errol Mercado. At sa kating mga manonood sa kanilang mga tahanan, live na live tayong napapanood sa DWCC Online Community Facebook page at YouTube channel, Calapan Cable Channel 8 at Channel 64. Mapapanood tayo sa Facebook page ng DZSB 104.1 Spirit FM. Gayun din ay mapapakinggan din tayo sa kanilang radio station at Kalahi 101.7 DWXR FM. Inihahandog po ng No Holds Barred ang espesyal na edisyon na ito na pinamagatang Boto Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred Vice Gubernatorial Candidates Forum. Atin na nga pong alamin ang magiging mechanics o guidelines ng forum natin ngayong gabi. Good evening, Sir Hans, Ma'am Bebot. Nahati po sa anim na bahagi ang candidates forum na ito. Ang unang bahagi po ay tatanungin namin ang ating mga bisita ng light questions. Ang mga light questions na ito ay patungkol sa kanilang personal na karanasan, ginagawa at profesyon. Bibigyan po natin sila ng isang minuto upang sagutin ang ating mga katanungan. Sa pagtatapos ng kanilang oras, maririnig nila ang ating buzzer, senyales na kailangan na nilang tapusin ang kanilang statement. Ang tunog po ng ating buzzer ay ganito. Paalala po, kapag tumunog ang buzzer ng isang beses, meron na lamang kayong 10 seconds para tapusin ang inyong statement. At dalawang beses naman, bilang hudyat, natapos na ang oras ng inyong pagsagot. At sa ikalawang bahagi naman po, na pinamagatang Boses Kabataan, ang mga katanungan ay magmumula sa mga estudyante ng DWCC na nakilahok sa Mulat Kamalayan, The Hiraya sa Halalan Awareness Campaign and Youth Forum. Mayroong isang minuto at 30 segundo ang ating mga kandidato upang sagutin ang mga katanungan.
Ang mga tanong ay masusing pinili ng ating screening committee kasama ang DWCC Legal Counsel. Layunin po ng screening committee na masiguro ang kaangkupan ng bawat tanong na ibabato sa ating mga bisita. At tatlong gabi na nga rin po nating nakakasama si Attorney Edelberto Bungkin, Integrated Bar of the Philippines Oriental Mindoro President bilang representative ng ating legal counsel na si Attorney Pepito Mortel. Maraming salamat po Attorney Bungkin at patuloy po namin kayong nakakasama sa ating candidates forum. Ang ikatlong bahagi ng ating tanungan ay ang tugon at solusyon na naglalayong matugunan ng ating mga kandidato kung paano mareresolba ang mga napapanahong issue na magmumula sa iba't ibang sektor dito sa ating lalawigan. Sasagutin po ng ating mga panauhin ang kanilang mga katanungan sa loob ng 2 minuto lamang. Maaari po na ang ating mga host, kami pong mga host, ay magbigay ng isang follow-up question na sasagutin po ng ating mga panauhin sa loob ng 1 minuto lamang. Para naman sa ika-4 na parte ngayong gabi na pinamagatang piksyonaryo. Mula sa mga larawang nakalahat, pipili ang ating mga kandidato ng 3 larawan. May 30 seconds lamang sila upang ilarawan ang sitwasyon na nakikita nila sa mga larawan. At ang 5 at isa sa pinakamahalagang tanong ngayong gabi ay ang tinatawag nating the no holds barred question. Ito ay nagmula mismo sa ating mga kandidato. Ang bawat kandidato ay magtatanong ng 1 tanong sa kanyang katunggali. Sasagutin naman ang no holds barred question sa loob ng 3 minuto. At para naman sa pinakahuling parte ng ating tapatan na tinatawag nating dugtungan, magbibigay kami dito sa no holds barred ng pahayag na kailangang dugtungan at tapusin ang ating mga kandidato base sa kanilang karanasan, paniniwala at prinsipyo. Mayroon lamang silang 2 minuto upang tapusin ang kanilang pahayag. At sa aming pagbabalik ay sisimulan na natin ang inaabangan at mainit na Boto Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred Vice Gubernatorial Candidates Forum. Live mula sa DWCC Gymnasium, tutok lang po kayo at magbabalik po kami. She's okay and I'm alright. She's away, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face and in my mind she sees the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, sad she reads me right or wrong home. All I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need air cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. And with her every time I see her. Thankful ako kasi it's parang my last activity as the president and na-push. And of course, it's something na gusto ko rin ibigay na talaga sa mga first years and second year students na hindi pa nakaka-experience ng college life. At least nabigay namin sa kanila yung opportunity to participate in such an activity. Yeah. Talaga, tuwan-tuwa kami sapagkat masaya yung mga estudyante at the same time. Na-fulfill talaga kung ano nga ba meron tuwing college day. So clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like,
Isang napakasayang event yung night house natin sa araw na ito at sa kahapon. As the first time na umattend ng isang event, ng big event dito sa Divine Word College of Calapan is napakasaya at enjoy namin yung moment. We are ensuring the holistic development of our students. Tatak Divinista, tatak Mahusay. Every time I see her, oh, every time I see her, oh, at patuloy po kayong nanonood ng No Holds Barred sa special nitong episode. Ito po ang Boto Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred Vice Gubernatorial Candidates Forum. Bago po natin formal na simulan ang ating harapan, ay atin munang kilalanin ang ating mga kandidato bilang Vice Governor ng Oriental Mindoro. Una pong magpapakilala ay si Sir EJ Falcon. Sir? Magandang gabi po, Mindoreños. Ako po si EJ Falcon, isang kabataan, isang artista, isang action star na papanood nyo sa TV at sa pelikula. Pero ngayon, humaharap po sa inyo. Dahil handa pong maglingkod sa inyo, ako po si EJ Falcon, ang vice-gobernador ni Governor Bongs Dolor, at naniniwala po ako na sa tulong po ng lahat ng mga nanonood ngayon at sa lahat ng mga Mindoreños at sa biyaya ng Panginoon Diyos, ay magiging vice-gobernador ng sambayan ng Mindoreño. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir AJ. Ang sunod naman po na magpapakilala sa atin ay si Honorable C.A. Jojo Perez. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood ngayon ng No Holds Barred. Muli po, magandang gabi. Ito po si Attorney C.A. Jojo Perez, ang kasalukuyang vice-gobernador ng Lalawigan. At masasabi din na batang palengke, dahil ang aking mga magulang ay manininda sa palengke. Doon po nanggaling ang aking pinag-aral. Pinag-aral ako ng aking mga magulang dahil sa pagtitinda sa palengke. Elementarya hanggang ako'y maging abogado. At pagkatapos ko maging abogado, doon po nagsimula ang 16 taon na paglilingkod sa Lalawigan bilang City Administrator ng Lungsod ng Calapan, bilang Vice Mayor ng Lungsod ng Calapan, at bilang number one board member ng Lalawigan hanggang sa ginawa niyo po akong Vice Governor ng Lalawigan. Muli po, ito po si Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez. Salamat po. Maraming salamat po, Sir C.A. Jojo Perez. Ngayon naman po ay inaanyayahan namin ang ating dalawang kandidato para sa isang fist bump. Instead the usual na handshake, alinsunod po sa ating safety protocol. Ito ay pinapakita po natin na ang forum natin na ito ay hindi personalan. Kung hindi, ito ay paglalahad ng kanya-kanyang plataforma di gobyerno. Okay, at maraming salamat. Simulan na natin ang ating talakayan sa mga light questions. Muli, mayroong 1 minuto ang bawat kandidato para sagutin ang ating mga katanungan na kanilang mabubunot. Ang dami ng tanong na kanilang masasagot ay depende kung gaano nila kabilis masasagot ang bawat katanungan. Kapag napakinggan na po ang buzzer, hahayaan po namin kayong tapusin sa mabilis na paraan ang inyong argumento. Para sa ating light questions, bubunot po kayo ng numero upang ating malaman kung ano ang inyong sasagutin mula sa mga katanungang inihanda ng aming team. Para po sa ating order, sa pagsagot po, ang mauuna po si Sir EJ and then sundan naman po ni Sir si E. Jojo Perez. Okay? Okay. Ngayon, at ngayon po ay atin ang simulan para sa unang light question para kay Sir EJ.
Number 11. Okay, number 11, sir. Ano po ang inyong motto sa buhay? Time is gold. Okay, next number, sir. Number, ano ba ito, 9 or 6? 6. Okay, number 6. Ano po ang kantang iyong aawitin sa isang espesyal na okasyon? Hero by Enrique Iglesias. Okay, next number, sir. Number 2. Number 2. Ano po ang inyong huling ginagawa o ginagawa bago po kayo matulog? Nagpe-pray. Okay, next number, sir. 19, please. Okay, 19. Sino ang gusto nyo pong makasama sa isang isla? Sa isang isla, ang Diyos. Okay, last number, sir. You have still... Okay, 17. Okay, 17. Paano mo nakikita ang sarili mo 5 taon mula ngayon? Naliligod sa lalawigan. Okay, thank you, sir. At ngayon naman po, para sa light questions ni Sir C.A. KB. Number 17. Number 17. Paano mo nakikita ang sarili mo 5 taon mula ngayon? Nakikita ko ang aking sarili, Vice Governor pa rin ng lalawigan. Next number, sir. Number 3. Number 3. Saan po ang paborito niyong lugar bakasyonan? Bakasyonan sa Puerto Galera. Next number po. Number 12. Sinong personalidad ang gusto mong makilala o makasama ng personal? Personalidad, pag-artista si John Lloyd Bea. Next number po. Number 8. 8. Ano ang isang bagay na kumukompleto ng iyong araw? Ang pagdarasal sa Panginoon bago ako matulog. Number 14. Number 14. Naniniwala ka ba sa hula? Minsan, naniniwala ako. All right, maraming salamat, sir. Nagpapainit pa lang po kami sa talakay natin ngayong gabi. At sa amin pong pagbabalik, dadako na po tayo sa mga boses ng kabataan. Ang pagsagot sa mga katanungan patungkol sa mga isyu na kanilang kinakaharap. Huwag kayong maglilipat at magbabalik po ang No Holds Barred. As a nation rich in history and struggle for freedom and democracy, our country becomes stronger when citizens of all ages, backgrounds, sectors, and groups participate from registration to education and to voting, which shows the true meaning of people power, voting right, and voting for our voices to be heard. As Filipino citizens, it is crucial that we understand our power and right to vote, especially now that the Philippine election is approaching. According to Article 5 of the 1987 Constitution, or the right to suffrage, registering to vote is the first step towards becoming an active and engaged voter. In the Philippines, this is the only way that gives every Filipino the opportunity to elect the leaders of our country. Suffrage is the right and obligation to vote. Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has a right of equal access to public service in his country. The will of the people shall be the basis of authority of government. This shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent re-voting procedures. But the most crucial question is, why should we register and vote? Voters' registration is always the first step towards empowering our societies and communities to be part of the change we want to see in our country. Understanding our right to vote is the first requirement of becoming an effective, thinking electorate. Wala kami actually technical or ba na definition yan. News is news.
And if the news is fake, you should not call it by any other name, except call it a lie. Patuloy po kayong nakatutok sa No Holds Barred sa espesyal nitong episode at ngayon nga po ay ating ginaganap ang Vice Gubernatorial Candidates Forum kasama ang ating dalawang kandidato. Ayan, live na live po tayong mapapanood sa DWCC Online Community Facebook page at YouTube channel, Kalapan Cable Channel 8 at Channel 64. Mapapanood tayo sa Facebook page din ng DZSB 104.1 Spirit FM. Gayun din ay ang kanilang radio station at Kalahi 101.7 DWXR FM. Kanina nakilala na natin sila. Ngayon naman idadako tayo sa mga moderate questions at ito ay ang mga tanong ng mga kabataan. Ang mga katanungan pong ito ay magmumula sa mga estudyante ng DWCC na nakilahok sa Mulat Kamalayan, The Hiraya sa Halalan Awareness Campaign and Youth Forum. Ang mga tanong ay masusing pinili ng ating screening committee kasama ang DWCC Legal Counsel. Sa ating mga kandidato, 1 minuto at 30 segundo lamang po para sagutin ang bawat katanungan. Ang una pong sasagot ay si Sir C.A. Jojo, susundan naman po ni Sir E.J. Ayan. At sa sunod naman pong katanungan ay magsisimula naman po tayo kay Sir EJ hanggang ang bawat isa ay makasagot na po ng 5. At alam po natin na ang dalawang naanditong kandidato sa ating harapan ay handa na, kaya simulan natin po ang mga tanong ng mga kabataan. Narito po ang unang tanong. Magandang araw. Ako si Mildred B. Labog at nais itanong ng kabataang Mindoreño. Bilang vice-gobernador, paano mo masisigurado na magkakaroon ng positive working relationship with the governor habang itinataguyod ang sariling mga programa at proyekto ng iyong opisina? Uulitin ko po ang katanungan. Ang katanungan, bilang vice-gobernador, paano mo masisigurado na magkakaroon ng isang positive working relationship with the governor habang itinataguyod ang sariling mga programa at proyekto ng iyong opisina? Honorable? Well, ang Vice Governor ho at ang Gobernador, kahit magkapartido man o hindi, ay pwedeng magkaroon ng positive working relationship sa pamamagitan ng pakikipag-usap lagi, ano, yung communication. At sa trabaho naman, ang alimbawa, meron kang prioridad na programa ang Gobernador, na paaaprubahan mo sa sangguniang panlalawigan, magkakaroon naman yan ng hearing, ano, at saka ng committee hearing at saka committee meeting. Nandoon, ipapatawag yung mga department heads ng executive department, kaharap yung mga board members, at doon pag-uusapan kung ano ang gusto ng gobernador na mangyari. Doon ang pag-uusapan ng bukal at saka ng mga executive department heads kasama minsan ang gobernador o ang provincial administrator ang nag-uusap at kung ano ang pagkasunduan. Mag-meet sa gitna kung merong hindi pagkakasunduan at hindi magkasundo ay napag-uusapan naman yon, ano. Pero sa sangguniang panlalawigan, ang lagi namang nagpiprevail dyan ay ang majority ng sangguniang panlalawigan. At ganun din, kung anumang desisyon ng sangguniang panlalawigan, ipararating natin ng ayos sa gobernador. Tapos kung may mga pakiusap pa ang gobernador, napapag-usapan naman yan. Ang mahalaga, ang importante ay ang gagawin namin ay para sa lalawigan, sa kabutihan at kaayusan ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Maraming pong salamat, Sir C.E. Jojo Perez. Ngayon naman po, ipakinggan natin ang kasagutan ni Sir E.J. Bilang vice-gobernador, syempre, hello? Ayun. Bilang vice-gobernador, hello? Ayan. Nakisama ka rin. Bilang vice-gobernador, napaka-importante po talaga. Tama, yung communication. Dapat po lagi sila nag-uusap.
ng kasalukuyang kasalukuyang gobernador at napakaganda po talaga kung pareha sila ng puso dahil siyempre lalo pag interest ng mamamayang Mindoreño ang inyong iniuna, hindi ka maliligaw. As in diretso, lahat yun. Wala kang parang negative and positive. Lahat yun positive po talaga. Positive yung mangyayari. And siyempre, kailangan po talagang ito ay pinagdidiskusyonan ng masinsinan kasi nakasalalay dito. Bawat galaw dapat po natin ng gobernador at vice-gobernador, pilitin natin na tayo'y magkasundo dahil para to sa interes ng mamamayang Mindoreño. Yun po yung pinaka-importante. At siyempre, kasama na rin po buong doon lahat ng team ng Sanggunian Panlalawigan. Ito po ay parang makukonsider ko na parang isang basketball team. Teamwork po talaga. Mahihirapan ang gobernador kung hindi niya kasama ang vice-gobernador at ang mga kasama niya sa Sanggunian Panlalawigan. Yun po, dapat po talaga nag-uusap sila ng maayos at dapat sinusuri nila, suriin nilang mabuti at pagdesisyonan ng maayos dahil para yun sa interest ng mamamayang Mindoreño. Maraming salamat po. And that is on the positive working relationship. Thank you to our two candidates. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pangalawang katanungan. Magandang araw po. Ako po si Ferby Cadli at nais pong itanong ng kabataang Mindoreño. Ano po sa palagay niyo ang pangunahing misyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro at paano niyo po ito maitataguyod? Uulitin ko po sir ang katanungan. Ang katanungan po ay ano sa palagay mo ang pangunahing misyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro at paano niyo ito maitataguyod? Ang Sangguniang Panlalawigan yan ang rumiripiso ng mga batas, mga ordinansan, mga resolusyon na dapat pinag-uusapan po talaga yung lahat ng mga plano sa ating lalawigan para kasi po kayo yung mga legislation po kayo, legislative po kayo, kayo yung nagre-repaso ng mga batas at syempre po para yun ay ma-execute ng gobernador kailangan po sa Sangguniang Panlalawigan ay maging maayos po lahat yun. Ayun po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Ngayon man po ay pakinggan natin si Honorable Jojo. Ulitin pa ba ang tanong? Yes, sir. May tanong pa? Okay, ito po, sir. Ulitin po natin ang tanong. Ano sa palagay mo ang pangunahing misyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro at paano nyo ito maitataguyod? Ang pangunahing misyon ng Sangguniang Panlalawigan ay ang bantayan ang pondo at pag-aralan ang pondo ng lawigan taon-taon, yung tinatawag nating annual budget. Na kung saan ilalagay. Meron tayo, ano ba ang prioridad na gagawin mo ngayon, panahon ng pandemya, dapat ang prioridad mo ay kalusugan, tapos meron din ang environment o kung infrastructure. Yun ang importante, ano, yun ang misyon ng Sangguniang Panlalawigan. At yung paggagawa ng mga makabuluhan na resolusyon at ordinansa para sa kapakanan at sa kagalingan ng lalawigan ng Oriental Mindoro at para sa benepisyo ng mga lahat ng naninirahan at mga kababayan natin dito sa lalawigan na andyan ang dapat makikita mo, pag-aaralan mo ng ayos kung tama ba ang nilalagay ng gobernador sa programa ng health, programa ng infrastructure, programa sa edukasyon, programa sa mga katutubo nating mangyan, programa sa kabataan at programa sa infrastructure. So ang Sangguniang Panlalawigan, ito yung collegial body na nagde-decide ano kung saan dadalhin ang pondo ng lalawigan dahil ang pinakang misyon ng Sangguniang Panlalawigan ay bantayan o pangalagaan ang pondo ng provincial government kung saan dadalhin at dapat alam kung ano ang prioridad sa napapanahon ngayon. Maraming pong salamat. At ayun nga po ang kanilang thoughts sa ano nga ba ang tungkulin nila kung sila ang maluluklok sa kanilang tinatakbuhang posisyon. Ngayon man po ay mag-move on tayo sa pangatlong katanungan. Magandang araw ako, si Jingwi D. Ramos, isang estudyante ng Divine Word College of Calapan at nais itanong ng isang kabataang Mindoreño, ano sa palagay mo ang profesional o manggagawa na pinakakinakailangan ng ating lungsod at paano mo masusolusyonan o ang pag-produce ng sapat na bilang ng profesional at manggagawa na kinakailangan?
Narito po ang ikatlong katanungan. Ano sa palagay mo ang uri ng manggagawa o profesional na pinaka-kinakailangan ng ating lalawigan? Paano mo may sisiguro ang pag-produce ng sapat na bilang ng profesional o manggagawa na kinakailangan? Honorable? Well, ngayon ho, sa panahon ng pandemya, alam niyo po, kailangan naman lahat ng mga professional natin, ng mga professional, nandyan ang doktor, nurses, engineer, at kung ano-ano pa. Pero alam mo, sa panahon ngayon, na panahon ng pandemya, hindi pa naman tapos ang pandemya eh. Hindi pa po tayo nakakasigurado kung tapos na o natigil na kahit level 1 tayo dito sa lalawigan. Pero ngayon, ang importante, gaya ng pinagdaanan natin, nagkulang tayo sa mga nurses, sa mga doctors noong panahon ng pandemya. So ngayon, ang kailangan natin ay mapanatili natin na hindi tayo mawalan ng mga nurses at saka mga doctors. Tapos ang nurses pa ay nagkakaroon tayo ng brain drain, pumupunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. So ang kailangan po natin, katulad ng nurses, kailangan lakihan natin ang pampasweldo sa kanila pag sila ay provincial o nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi yung kakarampot na sweldo na mag-iisip sila at lilipat sila sa ibang bansa. At sa pagdami naman ng nurses at doctors, syempre, dapat meron tayo sa scholarship program ng pamahalaang panlalawigan, dapat merong nakalaan. Nakalaan, hindi lamang yung mga maliliit na courses o yung mga four-year course, dapat meron din tayong scholarship ng mga doctors na pwede naman natin gawin na usapan after na maging doktor sila, maglilingkod sila sa lalawigan muna for 2 years. At yung mga nurses, scholarship para sa atin pong mga nurses. Okay? Yun lang po ang priority. At marami pa ho, marami pang, hindi ko sinasabing yun lang, pero marami pang mga kailangan natin professional. Maraming salamat po, Vice Gov. Ngayon naman po ay kay Sir EJ Falcon. Uulitin ko po ang katanungan. Okay po. Ito po ang katanungan. Ano sa palagay mo ang uri ng manggagawa o profesional na pinaka-kinakailangan ng ating lalawigan? Paano mo masisiguro ang pag-produce ng sapat na bilang ng profesional o manggagawa na kinakailangan? Yes, actually, tama yung sinabi ni Vice Governor CA Jojo Perez. Kasi every time kami umiikot sa mga hospitals, kailangan po talaga natin na maraming nurses, maraming doctors dito sa ating lalawigan. Dahil una-una, pandemya ngayon, so dapat po talaga yung health, tama naman po yun. Pero, syempre, more scholarships para sa mga nurses. Actually, yan talaga yung nakaplano po talaga sa amin ngayon yan. At ang ating gobernador, lagi po namimigay ng scholarship para sa mga nurses. Pero, dapat mas palawakin pa natin, mas palakihin pa po natin 'yon. At ang mga hospitals po natin ay kailangan pong ayusin pa. Kailangan pang ayusin. For example, itong gawin nating regional hospital tong nandito sa Calapan, ang provincial hospital, gawin po nating regional hospital po ito. Pagtulong-tulungan natin na maging regional hospital po ito and yung ilipat natin ang provincial hospital sa Pinamalayan para po yung mga doctors ay hindi sila mailang or hindi sila magdalawang isip na pumunta dito sa ating lalawigan. Yun po yung kailangan natin ngayon. Mas maraming programa din po para sa health ngayong mga panahon na ito. Maraming salamat po. Thank you, sir. Ito naman po ang pang-apat na katanungan. Babasahin ko po ang katanungan. Paano nyo ikukonsidera sa sangguniang panlalawigan ang tinatawag na inclusive and equitable education para sa mga kabataang Mindoreño? Inuulit ko po, paano ninyo ikukonsidera sa sangguniang panlalawigan ang tinatawag na inclusive and equitable education para sa mga kabataang Mindoreño? Sisimulan po natin kay Sir EJ Falcon. Sir? Actually, pagdating sa education, dapat talaga ay priority yan ng ating lalawigan. Bilang isang mag-aral, naranasan ko yan na sobrang hirap mag-aral, kaya ang puso ko pa talaga yung ngayon ay nasa education. Priority ko, mas maraming scholarships para sa ating mga kabataan, sa mga estudyante, mas yung mga teachers, mas pagandahin ang mga schools natin. At syempre, sabi ko nga, lagi ko ito sinasabi na bilang isang kabataang Mindoreño, nagkaroon ako ng medyo sobrang depression dati nung ako'y nag-aaral sa Manila, HRM yung course ko, sobrang hirap na pinag-aralan ko noon. Dahil sobrang hirap na pinagdaanan ko noon dahil... Sa halagang 400 pesos na libro, hindi ko nabili. Kaya nga,
pagdating sa sanggunian panlalawigan, eh dapat po talaga inaayos po natin lahat yan at hayaan niyo po at pag ako po inopo, pag-aaralan namin mabuti yan at riripasuhin po namin lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir EJ. Hingin po natin ang kasagutan ni Sir CA. Tanong ulit, pwede? Paano ninyo ikukonsidera sa sangguniang panlalawigan ang tinatawag na inclusive and equitable education para sa mga kabataang Mindoreño? Well, sa akin pong termino no, bilang Vice Governor itong 2019, simula 2019, kasama ang sangguniang panlalawigan, nag-amenda po kami ng ordinansa, yung tinatawag nating PEAP, Provincial Educational Assistance Program, kung saan pinalawak natin ang mga sakop, ano ang mga coverage ng ating scholarship, ano? Ngayon, yung mga graduating students mula sa public ay ating binigyan ng scholarship. Yung mga kukuha ng board exam ay binigyan din natin ano ng scholarship assistance. Yung mga teachers na gusto ng mga kumuha ng mga doctoral degree ay binigyan din natin, sinama natin sa makakakuha at coverage ng PEAP, yung Provincial Educational Assistance Program. At ako, alam ko, mananatili pa rin akong Vice Governor, eh agad natin na riripasuhin uli yan. Isasama natin yung mga scholarship sa agriculture, yung agricultural scholarship, para nang sa ganun ay agriculture ang ating mag-focus dito sa lalawigan. Yan po, ginagawa na yan ni Vice Governor simula pa nung ako City Administrator. Yung City College of Calapan ay naging bahagi ako niyan nung City College of Calapan. Isa ako sa may ligasya niyan. Dahil nung ako'y City Administrator, ako po ang naging chairman ng establishment ng City College of Calapan na hanggang ngayon pinapakinabangan ng ating mga kabataan. At nung ako na may Vice Mayor, pinalawig po natin yan. Dinagdagan natin ng pondong ng mas maraming matanggap na scholars ang City College of Calapan at mas yumabong at mas ma-develop itong City College of Calapan na ngayon pinapakinabangan, hindi lamang ng Tagalungsod ng Calapan. Yes po. At pinapakinamakin ng buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Maraming salamat po, Honorable. Ayan. Maraming salamat po, Honorable. Ngayon man po ay pakinggan natin ang ikalimang katanungan. Panoorin po natin ang video na ito. Magandang araw. Ako si Joemel G. Manalo at nais itanong ng kabataang Mindoreño. Ano sa tingin mo ang importanteng issue na kailangan higit na pagtuunan ng pansin pagdating sa usapin ng mga kabataan? Well, sa akin ho, ano, nakababanggit ko lang. Ang kabataan ay dapat yung scholarship program nang sa ganon, yung mga walang kapasidad na mag-aral ay magpatuloy na makapag-aral ng libre o kung hindi man scholarship assistance, scholarship para sa kabataan. At yung capacity development o capacity building, ibinibigay po natin sa kabataan. Nito lang ano sa amin sa sangguniang panlalawigan nagbigay kami ng capacity building para po sa ating po mga SK officials nang sa ganun ay meron silang armas at kasanayan at kahusayan para maglingkod sa mga sarili nilang nasasakupan na kabataan. So yun po ang atin ano ang scholarship syempre at capacity building ng atin pong mga kabataan dito sa lungsod ng Calapan. At yan po ay kasama rin natin sa programa. After 2019, agad natin riripasuhin, inuulit ko, ang scholarship program dahil yun ang importante. Si Vice Governor Atty. C.A. Jojo Perez po, noon pa man, inuulit ko, yung City College of Calapan, matagal na hong pinangarap yan ng mga nanunungkulan. Pero nung panahon namin ni Congressman Doy na mayor noon, noon lang naisagawa yung City College of Calapan. Na ngayon, ay around 12,000 na po ang nakakagraduate at nabibigyan ng scholarship. So hanggat na dito po si Vice Governor Atty. C.A. Jojo Perez, huwag po mag-alala ang kabataan dahil naniniwala ko na kayo pa rin ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat po, Attorney. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang sagot ni Sir EJ. Uulitin ko po ang katanungan. Ang katanungan po ay, ano sa tingin mo ang mga importanteng issue ang nangangailangan ng higit na pansin pagdating sa usapin ng mga kabataan? Sir? Yes, ngayong nagbabalik tayo mag-face to face na class. Kailangan talaga natin ng maraming scholarships, pero hindi lang scholarships. Kasi kahit nabibigyan natin minsan ng scholarship ang isang bata, kailangan din ng sapat na allowance kasi minsan may mga bata na sobrang hirap nila. So kahit bigyan mo ng scholarship 'yan o may scholarship, pero kailangan mo bigyan ng sapat na allowance din 'yan kasi yung pamasahe, ang hirap ng buhay ngayon. May pinagdaanan tayong pandemya and isa pa
Ako, sobrang napaproud ako ngayon dito sa Oriental Mindoro dahil merong sentrong pangkabataan. Isa ako sa pinaka-proud na nangyari yan. Dahil po, bilang isang kabataang Mindoreño, naniniwala ako, maraming kabataang Mindoreño na may kanya-kanyang talento, hindi lang nabibigyan ng suporta ng gobyerno. Katulad ko, sino mag-aakala doon sa Baryo Bakawan, sa bayan ng Pola, ay mayroong isang E.G. Falcon na matatagpuan na naging artista, na naging pagsapalaran, pero naging artista, nakamit yung PBB Big Winner. Maraming kabataang Mindoreño. For example dito, maraming marunong sumayaw, magaling kumanta. Kanina may kumanta at sumayaw, may kumanta dito. May mga talentado, pero kailangan lang suportahan. Nandito ngayon si Kuya E.G. Falconio, kung pagkakatiwalaan nyo sa Sanggunian Panlalawigan, magkakaroon kayo ng inspirasyon. Nasa simpleng pangarap, nagsisimula ang tagumpay, at kasama nyo, natutuparin ang inyong mga pangarap sa buhay. Siyempre po, ulitin ko, napaka-importante po ng education, bonus na lang po yung mga sentrong pangkabataan, sports complex, youth empowerment. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir EJ. At ngayon nga po ay napakinggan at binigyang kasagutan na ng ating mga kandidato ang ilang mga isyong kinaharap ng kabataan. Atin namang pag-uusapan kung paano matutugunan at paano mareresolbahan ng ating mga kandidato ang mga napapanhong issue na magmumula sa iba't ibang sektor dito sa ating lalawigan. At iyan po ay aming ihahatid sa aming pong pagbabalik. The Law 2022 local and national election. Tingnan niyo po doon sa huling part kung anong sinasabi ng prayer na yun. Sabi niya ganyan, Dear Lord, politics is your gift to us. Ang politika ay handog mo sa amin. It's more fun in Calapan dahil may Kalahi FM sa bayan. Paniguradong good vibes always ang araw mo. Tune in na sa 101.7 Kalahi FM, ang tunay tunog radio sa Calapan. Hay ko po, kasarap makinig din eh. Haya, hayang buhay. Pag nakakalahi FM ka, hirahi. Wala kami actually technical or what na definition niya. The news is news. And if the news is fake, you should not call it by any other name except call it a lie. Nagbabalik po ang Boto Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred Vice Gubernatorial Candidates Forum na live ninyong napapanood mula dito sa DWCC Gymnasium. Kasama pa rin natin ang dalawang tumatakbo bilang Vice Gubernador. Sa pagkakataon pong ito ay ating mapakikinggan mula sa ating mga kandidato ang kanilang magiging paraan upang maresolba ang mga napapanahong issue ng iba't ibang sektor dito sa ating lalawigan. Bawat isa ay may 2 minuto upang sagutin ang mga katanungan at ito ay nagmula sa iba't ibang sektor. Samantala, maaari naman po kaming magbigay ng isang follow-up question na sasagutin sa loob ng 1 minuto lamang. Okay, atin na pong simula ng 3rd bahagi ng ating forum, ang tugon at solusyon. Ang sasagot po ng unang katanungan ay si Sir EJ at susundan po ni Sir CA Jojo. So, tunghayan po natin ang video. Ako po si Cancel Eric Sayepa ng Ibaba Voice. At kami po ay sa nag-organize ng mga isda sa buong 23 Coastal Barangay.
Ano po ba yung kanilang tulong na may bibigay sa mga isla? Uulitin ko po ang katanungan, ano po ang tulong na inyong maibibigay sa sektor ng mga mangingisda? Una po sa lahat, medyo sensitive sa akin talaga to . Ako po ay pinanganak ng magsasaka at mangingisda. Lumaki po sa tabing dagat, kaya ramdam ko po yung nararamdaman nyo. Ranas ko po yung nararanasan nyo. Siguro po ang maibibigay ko pong tulong sa inyo bilang pagkakatiwalaan nyo akong vice gobernador, siyempre po mas maraming tulungan natin na magkaroon tayo ng yung mga mangingisda, ng mga bangka, ng mga pwede tayong humingi sa BFAR, mga bangka, mga nylon, yung mga tanse, yung mga ginagamit nyo, dahil sa hirap ng buhay hindi nyo na po nabibili yan. Pero siyempre po ang pinaka-importante dito, alam po namin ngayong mga panahon na ito, nahihirapan kayo dahil may limit yung inyong pangingisda. Hindi niyo alam po, hindi kayo nakakapunta doon sa maraming isda dahil binabawal sa inyo. Ngayon, sana makikiusap ako sa mga congressman kung sinong papalarin, na sana hayaan ang local government na tayo dito, dahil tayo ang nakakaalam kung saan mas maraming isda, kung saan mas malalim yung dagat, kung tayo nakakaalam dito sa ating probinsya. So, yun po. At siyempre, tutulungan tayo ng provincial government, magtutulong-tulong tayo para dyan, at tamang ayuda po para sa inyo. Kunyari lang din po, kung malakas ang alon, hindi kayo makapagpalaot, hindi kayo makapunta sa makahuli ng tulingan o makasisid sa dagat, pwede natin gawin na siguro po ay magano tayo, magbigay tayo ng tamang pangkabuhayan sa inyo, parang kumbaga alternative po yun. Bigyan natin ng tamang kabuhayan, tamang negosyo sila, kahit pa konti-konti, sa abot na ating mga kaya. Ako bilang isang artista, pwede po akong manghingi sa aking mga kaibigan sa Maynila na may kaya naman. Bigyan natin sa abot ng ating mga kaya. Okay po, uulitin ko po ang katanungan para kay Sir C.A. Jojo Perez. Ano po ang tulong na inyong maibibigay sa sektor ng mga mangingisda? Alam niyo po, marami ho ang naapektuhan ng pandemya. Lahat ho ng sektor ay dumanas ng kahirapan, hindi lamang po mangingisda. Pero meron ho kami, meron kaming programa na yung short-term plan, yung agarang solusyon, yung health and economic recovery program. At kasama ho yan, doon sa amin po, sa partido namin sa MBS. Yung MBS, mamamayan muna, yung B, buwis sa kana. At doon ho papasok yan agad dito sa ayuda, MBS, yung suporta sa kabuhayan. Agad po meron kami sa programa namin, agad hong bibigyan ng financial assistance ang ating pumangangisda. Maglalaan po agad kami ng initial na 50 million para sa ayuda, financial assistance sa ating pong mga mangingisda. Pangalawa, sa atin po, nung termino ko po ngayon na vice gobernador, ang lahat naman po ng programa para sa mangingisda ay inaprubahan namin. Kaya ho nakakatanggap ng mga kagamitan yan, ng mga lambat at kung ano-ano pang kagamitan, kawil at kung ano pa. Pero ngayon ay amin pong sisiguraduhin na mas malalagyan ng pondo, hindi lamang po tayo aasa sa BFAR. Yung sariling pondo na galing sa provincial government para sila mabigyan ng mga kagamitan ng mga mangingisda, nang bumaba naman ang kanilang kapital para pag nagbebenta sila ng isda, mas kikita sila dahil mas mababa ang kapital. At pagbibigay din ng isang alternative livelihood pag malakas ang dagat, ginagawa na po yan namin noon, pag malakas ang dagat hindi makapangisda, bibigyan natin ng kabuhayan ng livelihood, katulad po nung panahon ko sa city government, binigyan po natin yung mga taga na botas na maggawa ng mga pawid pag nang sa ganun may pagkitaan sila pag malakas ang alon at hindi makapangisda. Maraming pong salamat. Maraming salamat at narinig natin kung paano nila bibigyang tulong ang ating mga mangingisda. Para naman po sa ikalawang katanungan, ang una pong sasagot ay si Sir C.A. Jojo, kasunod po si Sir E.J. At ito po ang katanungan. Sa paglulunsad ng mga modernized PUV sa lalawigan, ano po ang inyong posisyon ukol sa usaping ito? Ano ang inyong magiging hakbang upang masuportahan ang mga PUV operators or van operators, lalo na yung mga walang kakayahan na bumili o magpalit sa modernized PUVs?
Well, yan po ano, marami pong lumalapit sa akin ng mga ganyan ano tungkol sa modernization. Lumalapit yung isang sektor, yung mga dating merong luma na mga sasakyan na hindi na pwede. Alam niyo po, ang isang ring solution dyan ay hindi lamang sa provincial government kasi national issue yan eh. At tingnan natin ngayon after election kung magbabago ang presidente, kung ano ba naman ngayon ang polisiya tungkol dyan sa modernization. At kami ho sa Sangguniang Panlalawigan, yung local public transport route plan na inaprubahan noong simula ng aming termino, ngayon po ay napapanahon na para yan ay aming ripasuhin, pag-aralan, o kung kailangan may amyendahan, para maproteksyonan lahat ng sektor dito ng ating transportasyon. Dahil, alam nyo, yung atin pong transport sector, talagang apektado rin ng atin pong pandemya. Kaya ang sabi ko sa mga sektor ng transport, ano, pumupunta sa akin, yung mga kooperatiba, pagkatapos ng eleksyon, agad nating ripasuhin uli yan, local public transport route plan, ay tingnan natin kung napapanahon pa yan o yan ba ay nakikinabang ay ang karamihan o iisang sektor lang. May mali ba dyan? Kailangan natin, ano, kaya nga kami Sangguniang Panlalawigan, na andyan kami, dapat mayroon kang sapat na kaalaman dun sa mga issue para mapag-aralan itong local public transport route plan. At yung sa modernization, ano, marami na kasing bumili, ano, na sumunod dun sa mga patakaran na dapat modernize na ang mga public utility vehicles. Tingnan rin natin after ng election na ito at dun tayo magsimula kung ano mangyayari. Baka naman may bago na rin, alam mo, may bago na rin na pulisiya ang ating presidente na ibabato o ibibigay sa atin pong Department of Transportation. Tingnan natin at ang Sangguniang Panlalawigan nakahanda para tulungan ang sektor ng public utility vehicles o kung anumang transport sector. Salamat dito. Salamat po. At Sir EJ, ulitin ko pong katanungan. Sa paglulunsad ng mga modernized PUV sa lalawigan, ano po ang inyong posisyon ukol sa usaping ito? Ano ang inyong magiging hakbang upang masuportahan ang mga PUV operators or van operators, lalo na yung mga walang kakayahan na bumili o magpalit sa modernized PUVs? Yes, medyo mahirap po talaga yan dahil national issue nga po yan. Doon yan sa kanila. Pero alam niyo po, para sa akin, kailangan kong puntahan ang mga taong dyan sa transportation na yan, dyan siguro yung mga masabi ko, yung mga bumili, at kailangan pag-usapan po. Bago lang po sa akin talaga ito, ay magpapakatotoo na po ako. Bago po ito sa akin, at ito po ay aking aayusin at pupuntahan ko po. Magkipag-usap po ako. Kailangan itong pag-usapan namin dahil po mahirap pong magdesisyon ngayon, magsalita ako dahil po ayoko kasi may naargabyado. Ayoko kasi syempre maraming mahirap na Mindoreño. Magpakatotoo na po tayo do. Maraming mahirap na Mindoreño. Siguro masasabi ko 80-90% ay mahirap. Pero hindi mo pwede silang mas mahirap na nga sila. Ay mas lalo pa silang hindi makapaghanap buhay. Kaya siguro masasabi ko diyan sa issue na 'yan akin pang aayusin at akin pang pakikipag-ugnayan po sa transport sector muna. Hanggang doon lang muna po ako. Okay, maraming salamat Sir EJ. At ang sunod po nating katanungan ay unang sasagot si Sir EJ at susunod po si Sir CA Jojo. Ito po ang ating katanungan. Anong ordinansa ang inyong ipapasa upang mapanatili at malinang ang kulturang Mindoreño? Uulitin ko po, anong ordinansa ang inyong ipapasa upang mapanatili at malinang ang kulturang Mindoreño? Ordinansa. Pag-upo ko, siyempre, magmumula naman lahat ng yan is pagpasa ng budget. Dahil doon po talaga mag-uumpisa dahil yun ang magpapatakbo ng ating lalawigan, budget po. At syempre po, gusto kong palakasin ang youth empowerment dito sa ating lalawigan, yung mga kabataan. Gusto ko dahil gaya ko, isang kabataang Mindoreño na nangarap at natupad yung pangarap, ako ay nakatulong sa aking mga mahal sa buhay. At naniniwala ako na sa isang kabataang Mindoreño, yan sa isang kabataan na nandyan, sila din ang mag-aangat ng kanilang mga mahal sa buhay
hanggang sa kanilang barangay, kanilang bayan, at ngayon hanggang sa kanilang lalawigan. Yun lang po. Okay, marami pong salamat, Sir C.A. Jojo. Ulitin ko po ang sagot, ang katanungan. Anong ordinansa ang inyong ipapasa upang mapanatili at malinang ang kulturang Mindoreño? Alam niyo, napaka-importante ng ordinansa na para mapanatili ang kultura natin at para malinang. Yan po ay naandyan ho ang sangguniang palalawigan. Ano? Pag-aaralan po namin yan. Siyempre, ang tatawagan namin ang ahensya ng national government kung ano po ang nararapat na national agency na nakakasakop sa kultura ng atin po dito sa lalawigan. Imbitahin natin sila, tapos yung executive department, kung sino ang ano, si Don Calda ng tourism at kung siya ang namamahala diyan, pag-usapan natin ano kung ano ang nararapat na ordinansa para diyan. At nang sa ganun magkakuha tayo, hindi naman syempre ang kailangan mo yung may mga expertise diyan sa larangan ng kultura. Nandito lang ho ang inyong vice governor, sangguniang panlalawigan, para maging sanggunian nyo. At syempre, aalamin din kung ano po ang mga nararapat na ilagay dun sa mga ordinansa na yun, kung ano mga provision. Ang importante dito ay yung sinasabi nyo, yung tanong na dapat malinang at dapat mapanatili ang kultura ng lalawigan ng Oriental Mindoro, kasi napaka-importante sa atin po niyan bilang isang probinsya at bilang isang lalawigan ng Oriental Mindoro. Marami pong salamat. Marami pong salamat. At para sa ika-apat na katanungan naman po, ang una pong sasagot ay si Sir C.A. Jojo, kasunod si Sir E.J. At ito po ang katanungan. Bilang pinuno ng sangguniang panlalawigan, paano mo mapapanatili ang integridad ng sanggunian? Muli po, bilang pinuno ng sangguniang panlalawigan, paano mo mapapanatili ang integridad ng sanggunian? Sir? Well, ang sangguniang panlalawigan ay independent independent executive, ano? Ito ay separate branch ng atin pong provincial government. Madaling mapanatili ang integridad. Huwag ka lang maging rubber stamp, ano? Na kung anong sabihin ng gobernador, porke kakampi mo at sasabihin mo lagi mong susuportahan ang gobernador, hindi sa lahat ng pagkakataon. Minsan nagkakamali ang gobernador. Halimbawa, kakampi mo ang gobernador, pwede mong sabihan siya, Gov, baka naman na sobra yan, mali yan, at hindi yan nararapat. Pakinggan mo ang sangguniang panlalawigan kung meron silang ibang opinion para diyan. At kung maayos naman ang pinapanukala ng gobernador, pinadadala sa sangguniang panlalawigan, kakausapin ko din naman ang sangguniang panlalawigan. Ito ang opinion ng ating gobernador, sana ay magkaroon ng ganito, dapat magkaroon ng ganitong ordinansa at resolusyon. Mapapanatili mo integridad, kakampi mo man o kalaban ang gobernador. Hindi man kayo magkasama, mapapanatili mo ang integridad. Basta nasa isip mo bilang puno ka ng sangguniang panlalawigan, dapat yung kapakanan ng mamamayan, yung ang benepisyo, ang makikinabang ay ang mayorya ng lalawigan at hindi yung pansarili lamang. Basta gusto ni governor, sunod ka, kahit mali. Pag magkaiba kayo ng prioridad, pwede pa rin kayong magkasundo. Go, pag-usapan po natin ito kasama ang sangguniang panlalawigan, kasama po ang executive department heads. Para nang sa ganun, mapapanatili, mapapakita namin kung ano ang side namin, bakit hindi kami napayag sa inyong mga panukala. O masasabi rin ng gobernador, bakit kailangan ng ganitong ordinansa. Pero ang bottom line niyan, ang sangguniang panlalawigan sa panguna po ng inyong lingkod ay laging may integridad at hindi kailanman magiging rubber stamp ng gobernador. Maraming salamat po. All right, ngayon naman po pakinggan natin si Sir EJ. Sir. Yung integridad po hindi talaga dapat mawala yan. Dapat nagkakasundo ang gobernador at vice-gobernador sa lahat ng bagay na bilang vice-gobernador. Ang unahin ko dito ay para sa interest ng mamamayang Mindoreño at hindi interest ng kung sino mang politiko. Kaya po ako, katulad ko, kaya po ako tumakbo. Ang una talaga sinumpa ko sa akin sarili, ang interest ng mamamayang Mindoreño at kahit sino pong interest ng kung sino mang politiko ay hindi ko po ipapriority. But kaya nga po, yung integridad dapat, yung dapat yan,
pilitin natin na pagkasunduin ang gobernador at vice-gobernador sa maraming bagay. Kung ano man po yung mga siguro mga nagiging issues, kailangan nyong magharap, kailangan nyong pag-usapan kasi mahirap po kasi sa dulo ng lahat ng ito ay magsasuffer ang taong bayan. Dahil yun ang pinakamahirap. Kasi tayo po, kahit sino man politiko, pag nanumpa ka, ang panunumpa mo ay para sa taong bayan at hindi sa interest ng kung sino man politiko. Yun po. Kailangan talaga para hindi mawala yung integridad na yun. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa ating katanungan. At ito po ang susunod na ating tanong. Kasama sa pangunahing tungkulin ng isang vice governor, ang aktibong partisipasyon sa pagsulong ng tapat na serbisyo sa lalawigan. Ito ay hindi lamang para sa pagkamit ng tiwala galing sa nasasakupan, kung hindi para na rin sa malinis at desentralisadong kaunlaran. Gamit ang iyong posisyon sa lehislatibong sangay, paano mo masisiguro ang tapat na pamamahala ng mga opisyal sa bawat sulok ng Oriental Mindoro? Mayroon bang prinsipyong dapat pang mapagtibay sa loob ng lokal na pamahalaan? Uulitin ko po, gamit ang iyong posisyon sa lehislatibong sangay, paano mo masisiguro ang tapat na pamamahala ng mga opisyal sa bawat sulok ng Oriental Mindoro? Mayroon bang prinsipyong dapat pang mapagtibay sa loob ng lokal na pamahalaan? Unahin po nating sumagot si Sir EJ at susundan po ni Sir CA Jojo. Ang salitang prinsipyo ay hindi lang yan para sa mga politiko. Ang prinsipyo ay para sa kahit sinong tao. Kaya dapat sa lahat ng bagay hindi nawawala ang prinsipyo. At pag ako'y naging vice-gobernador, hindi mawawala ang prinsipyo ko. At syempre, mayroon naman tayong mga batas at malalaman natin kung sino ang mali at sino ang tama. Kaya lagi nating isipin, doon tayo sa tama at ang prinsipyo ay hindi mawawala. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir CA. Pakiuli po ng tanong. Gamit ang iyong posisyon sa legislatibong sangay, paano mo masisiguro ang tapat na pamamahala ng mga opisyal sa bawat sulok ng Oriental Mindoro? Mayroon bang prinsipyong dapat pang mapagtibay sa loob ng lokal na pamahalaan? Alam niyo po, bilang vice-gobernador at hepe o leader ng Sangguniang Panlalawigan, ang Sangguniang Panlalawigan, meron po yung kapangyarihan na mag-review ng mga ordinansa na ipinapasa ng bawat munisipyo, 14 na munisipyo sa lalawigan at isang syudad. Ngayon, doon mo makikita, dumadaan po yan sa Sangguniang Panlalawigan, yung pag-review ng ordinansa. Kung mali ang mga ordinansa nila, kung ito ay mali at may kulang o hindi man na nararapat gawin, ang Sangguniang Panlalawigan sa panguna po ng inyong lingkod, pwedeng tawagin, ipatawag ang lahat po ng mga gumawa ng ordinansa, ang chairman ng ordinansa niyo, chairman of laws at ang secretary, at sabihin na mali itong mga ordinansa mo at para magkasundo kayo at para mapakita doon yung prinsipyo na ang Sangguniang Panlalawigan sa pagre-review ng ordinansa na makikita kung talagang naaayon sa batas, hindi ultra vires, ibig sabihin wala silang kapasidad na ang isang munisipyo o ang isang sangguniang bayan, sangguniang panlungsod ay makita na wala silang kapasidad na gawin yung batas na yon, ultra vires act yon. At meron pang isa, ang Sangguniang Panlalawigan sa panguna po ng inyong lingkod, parang ginawa nung nakaraan, pagkaupo ko bilang vice gobernador, nagpatawag agad ako ng capacity development building, CAPDEV. Ginawa po namin yan kasama ang lahat ng vice mayors, kasama lahat ng kunsihal, at kasama lahat ng sekretary ng buong lalawigan sa isang syudad at 14 na munisipyo. Kami po ay nag-CAPDEV. Para dun malaman, dapat may isang takbo, may isang direksyon ang lalawigan. Yung mga parehong gumagawa ng batas, may isang direksyon. Dun namin sinasabi na dapat yung prinsipyo na yon sa magandang pamamahala at maayos sa pamamahala, dapat i-maintain ng bawat sanggunian o bawat local government unit dito sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro. Okay, sir. Marami pong salamat sa inyong pagsagot sa mga katanungan ng ating iba't ibang sektor ng lalawigan. At natapos na po tayo sa mga katanungan ng ating mga sektor. Napakinggan na po natin kung paano sinagot at binigyang solusyon ng ating mga kandidato ang issue ng bawat sektor. At sa aming pagbabalik ay dadako na tayo sa 4th na parte ng forum na pinamagatang Piksyonaryo. Tutok lang po at magbabalik po kami.
She's okay and I'm alright. She's away, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face and in my mind sees the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, sad. She reads me right around home. All I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need air cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like. Yeah. Thankful ako kasi it's parang my last activity as the president and na-push. And of course, it's something na gusto ko rin ibigay na talaga sa mga first years and second year students na hindi pa nakaka-experience ng college life. At least nabigay namin sa kanila yung opportunity to participate in such an activity. Now talaga, tuwan-tuwa kami sapagkat masaya yung mga estudyante at the same time, nafufulfill talaga kung ano nga ba meron tuwing college day. So clear she saw that I need all I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. Isang napakasayang event yung night house natin sa araw na ito at sa kahapon. As the first time na umattend ng isang event, ng big event dito sa Divine Word College of Calapan is napakasaya at enjoy na enjoy namin yung moment. We are ensuring the holistic development of our students. Tatak divinista, tatak mahusay. Every time I see her. Nandito po tayo muli sa Boto Mindoro Tapata 2022 The No Holds Barred Vice Gubernatorial Candidates Forum para sa isa pang set ng ating mga kasagutan mula sa ating mga kandidato. Narito ang piksyonaryo kung saan ilalarawan ng ating mga panauhin ang tatlong litrato na kanilang napili. Mayroon lamang silang 30 segundo upang ipahayag ito. At kanina nga po sa ating orientation or briefing ay nakapili na po ang ating mga kandidato ng pictures. Paalala lang po na ang bawat litrato ay maaaring related o hindi sa politika. Ito pa ay anything under the sun. At simulan na nga po natin ang piksyonaryo kay Sir C.A. Jojo. Ito po. Number two. Ito, nababasa ko yung fiesta, ano? Fiesta Mahal Tana. Ito ho yung official festival ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Alam nyo, at saka maraming nung panahon ng pandemya ay hindi natin naranasan ano dahil ngayon nag-uumpisa na uli. Itong mga festival na ito, ito ho yung kailangan natin na isang sa turismo no, na dapat lahat ng bayan ay pasiklabin, pasikatin ang mga
kani-kanilang festival para dutayuhin tayo ng mga turismo dito sa Lalawigan. Okay po. Next picture, sir. Number 5. Ito ho, nakikita natin na parang graduation ng ating mga students, ano? Eh, lagi ko po sinasabi, ano, ang kabataan ang pag-asa ng bayan kahit paulit-ulit. Noon pa man, si Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez kinikwento ko, nung City College of Calapan, ay talagang pinagsikapan po namin. Nakakatuwa po na makakita ng mga ganitong gumagraduate na estudyante. At nung first time na nagpa-graduate kami sa City College of Calapan, naiyak po kami ni Congressman Doy dahil matagal na pangarap na lungsod ng Calapan ang magkaroon ng City College of Calapan. At ang huling larawan, sir? Number 7. Ito, ano to? Ito ay Pierre. Ano ho? Dito, ito ho ang bukana o ang entrance ng atin pong mga kababayan dito sa ating Lalawigan. At matagal nang ngayon, level 1 na, marami na bumabiyahe. Nung panahon po namin na talagang pandemic, halos ako every other day o once a week na andyan sa Pierre para tumulong sa lahat po ng mga pumapasok. Napakahirap. Pero ngayon, mga kababayan ko, pwede na hong pumunta sa Lalawigan ng Oriental Mindoro ngayon dahil level 1 na. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Sir CA. Ngayon naman po ay kay Sir EJ. Simulan na po natin sa number 1. Yes, 1. Ito? Wi-Fi? Connection? Kailangan natin to ngayong mga panahon na to dahil lalong-lalo na yung mga tao, mga kabataan na matagal na panahon na hindi nakapunta sa school, kailangan natin to. Dahil ito ang magiging source of pag-aaral natin. Dahil minsan, di ba, kadalasan, or lahat na, nasa internet po kasi lahat eh. So yun, kailangan natin yan. Mapalakas ang connection dito sa ating Lalawigan. Napaka-importante po. Next at sunod po na larawan, number 3. Superheroes. Ayan, superheroes. Sa mga panahon na ito, yan ang sobrang kailangan natin. Kailangan natin yan. At pilitin nyo ng bawat isang Mindoreño, kung ano man ang kakayanan nyo, maliit man yan, ay makatulong kayo at maging superhero kayo sa lahat ng kahit pa sa paanong paraan. Maliit man yan. Kaya nyo maging superhero, mga kababayan. At ang huling larawan ay number 4. Ay, ano to? Sandali, ano to? lake? Building lake? Ano na? Oh, Malacañang. Ito pala ang likod ng Malacañang. Malacañang Palace. Excited tayong lahat, mga kababayan, sa susunod na presidente. At dahil alam naman natin, ang susunod na presidente ay siya. Sa kanya ngayon nakasalalay ang ating kinabukasan ng ating bansa. Kaya dapat talaga kung sinong uupo dyan sa Malacañang na yan, ay siya po ang karapat-dapat. Isang beses na tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na nasa ating kapangyarihan ang kinabukasan ng isang kandidato. Kaya po gamitin natin, suriin natin mabuti kung sino ang iboboto niyong presidente. Dahil pagkatapos ng eleksyon, iaasa naman natin ang buhay natin sa iboboto niyo. Maraming salamat po. At yan nga po, narinig po natin ang galing ng ating mga kandidato sa pagbibigay ng kanilang mga ideas pagdating sa mga larawang ibinigay ng No Holds Barred Team. Yes, Sir Hans. At mga kaibigan, tumutok lamang po tayo at dahil sa aming pagbabalik, mapapakinggan natin ang mga katanungan ng mga kandidato sa kanilang katunggali. Ito pa rin ang Boto Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred Vice Gubernatorial Candidates Forum. Tutok lang mga kaibigan. As a nation rich in history and struggle for freedom and democracy, our country becomes stronger when citizens of all ages, backgrounds, sectors, and groups participate from registration to education and to voting, which shows the true meaning of people power, voting right, and voting for our voices to be heard. As Filipino citizens, it is crucial that we understand our power and right to vote, especially now that the Philippine election is approaching. According to Article 5 of the 1987 Constitution, or the right to suffrage, registering to vote is the first step towards becoming an active and engaged voter.
in the Philippines, this is the only way that gives every Filipino the opportunity to elect the leaders of our country. Suffrage is your right and obligation to vote. Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights provides that everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Everyone has a right of equal access to public service in his country. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent re-voting procedures. But the most crucial question is, why should we register and vote? Voters' registration is always the first step towards empowering our societies and communities to be part of the change we want to see in our country. Understanding our right to vote is the first requirement of becoming an effective and thinking electorate. At nagbabalik po kami para sa Boto Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred Vice Gubernatorial Candidates Forum. Live na live tayong napapanood sa DWCC Online Community Facebook page at YouTube channel, Kalapan Cable Channel 8 at Channel 64. Mapapanood din tayo sa Facebook page ng DZSB 104.1 Spirit FM. Gayun din ay mapapakinggan din tayo sa kanilang radio station at Kalahi 101.7 DWXR FM. Mga kaibigan, dadako na tayo sa ating No Holds Barred Question of the Night. Ang No Holds Barred Question po ay magmumula mismo sa ating mga panauhin. Ang bawat kandidato ay magtatanong ng isang tanong sa kanyang katunggali na tutuon sa platforma. Sasagutin naman ang No Holds Barred Question sa loob ng 3 minuto. Para sa kaalaman naman ng lahat, ang personal na question po ng ating mga kandidato ay ginawa po nila ito. At sinuri naman po ng ating screening committee at ng ating legal counsel. At simulan na nga po natin ang tanong ni Sir C.A. Jojo para kay Sir E.J. Falcon. EJ, ito ang katanungan. Ano ang stand mo kung ang majority ng Sangguniang Panlalawigan members ay naniniwala na hindi angkop sa napapanahong kalagayan ng lalawigan ang panukalang programa ng punong lalawigan na kaalyado mo sa politika? Paulit po, isa pa. Thank you. Ito po ang tanong ulit. Ano ang stand mo kung ang majority ng Sangguniang Panlalawigan members ay naniniwala na hindi angkop sa napapanahong kalagayan ng lalawigan ang panukalang programa ng punong lalawigan na kaalyado mo sa politika? Pasusin natin pag-aralan ito at siyempre hindi mawawala kasi yung hindi kaalyado at kaalyado kasi politika nga ito, lalo ngayon mag-i-eleksyon, nandyan na yung kanya-kanyang samahang politiko, nandiyan na yan, lumalabas na po yan. Pero para sa akin kasi dapat isinisintabi yan, hindi yan sinasabay. Dahil ang nagsasuffer ay yung mamamayang Mindoreño. Isantabi nyo ang politika. Dahil nga, iniulit ko, tayo'y tumakbo para sa interes ng mamamayang Mindoreño at hindi sa kung sino-sino mang mga politiko na nandito. Parang ako, tumakbo ako, sumumpa ako sa aking sarili. Ang interes ng mamamayang Mindoreño ang aking unahin. Hindi yung kung sinong kakampi mo. Oo, nangangampanya kami. Totoo po. Ganun talaga. Kailangan kasama mo. Pero siyempre pagdating doon, kailangan malalaman mo rin kung sinong mali, kung sinong tama. Basta po, priority mo dapat nasa puso mo lagi ang interes ng sambayan ng Mindoreño. So ipasintabi po natin yung away-away sa politika at hindi kaalyado. Dahil sa lahat po dito, tayo'y magkakababayang Mindoreño. Kung isipin niyo po, dapat tayo dito'y magkakapatid.
magkakapamilya. Wala po yung away-away, wala po yung kaalyado, hindi kaalyado, kasi nagiging madumi ang politika. Dati ang pananaw ko sa politika, no, ako yung nagdidesisyon tumakbo, sabi ko, kamusta ang politika sa Oriental Mindoro? Akala ko po talaga napakabuti, napakaayos. Yun talaga po, kaya lagi akong caption sa Facebook, proud Mindoreño. Kung nakikita nyo yan, kaya mo yan, proud Mindoreño. Yun po talaga ang sinasabi ko, kasi proud ako Mindoreño. Pero pagpunta ko dito at tumakbo ako, parang ano nangyayari? Bakit may mga kaguluhan, may kaalyado, hindi kaalyado? Isang tabi natin, kasi marami po nagsasuffer eh. Marami nagsasuffer, nakikita ko, nararamdaman ko, tuwing pumunta ako sa isang barangay, oh, yung project para dito, hindi napunta. Hindi yung project dito para hindi pumunta. Pinapakinggan ko naman, hindi lang naman isang tao lang ipapakinggan ko. Pinapakinggan ko naman kung bakit po hindi napunta. And nagsasabi, for example, kapitan, magsasabi sa akin, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi ko na ipapaliwanag pang mabuti, pero ganun ang sinasabi, may issue dito, may issue dito. Tukol dyan sa kaalyado-kaalyado na yan, tanggalin po natin yan. Katulad dun, nagsuffer yung kapitan, hindi nakakuha yung project, hindi napunta yung para sa kanya. Mali po yun. Ulitin ko, tayo dito tumakbo para sa interes ng mamamayang Mindoreño at hindi ng kung sino mang politiko na nag-uutos sa'yo o kung sinong kasakasama mo. Dapat interes ng mamamayang Mindoreño at dapat tayo dito nagmamahalan. Kahit magkalaban kayo, mahalin mo yung kalaban mo. Dahil ako, kahit anong mangyari, Vice, mahal kita. Mahal mo ang kalaban mo. Magkakababayan tayo dito. Kahit sinong kalaban ko, kailangan mo mahalin. Ganun po talaga to. Kasi una-una ako po talaga, personally, hindi po talaga ako, first sub ako po ito. Hindi po ako politiko talaga. Ako po, nakikita nyo naman, artista, napaka-sensitive kong tao. Pag ako, wag lang talaga ako na masyadong dinadown, kasi alam ko naman na hindi naman ako karapat-dapat na i-down. Pero ako po, lahat po, kaalyado man yan hindi, mahal ni EJ Falcon. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Sir EJ, sa inyong sagot sa no holds barred question ni Sir Jojo Perez. Ngayon naman po, Sir EJ, ang inyong no holds barred question para naman po kay Sir Jojo. Vice Governor si Jojo Perez. Para po sa inyo. Sa inyong pagsusuri sa panukalang budget para sa 2022, alin sa mga nasasaad na gawain o proyekto ang masasabi mong lubos na makakatulong sa mga kababayan natin at bakit po? Maraming salamat, EJ, sa iyong katanungan. Gustong-gusto ko itong katanungan mong ito sa akin, napapanahon, dahil lagi nga sinisisi ang sanggunian panlalawigan sa mga budget na dinidelay daw at iniipit. Wala hong katotohanan yan. Ang napaka-importante ngayon, sa panahon ngayon na diretso pa rin ang pandemya, ang dapat ay ang budget para sa kalusugan, budget para sa buhay ng tao, budget para sa ospital. Ngayon po, hindi pa ho napasa ang budget ng 2022. Pero ang gusto lamang po, wala ho kaming, hindi ho namin iniipit. Ang gusto lamang namin, nakikiusap kami sa gobernador na sana naman dagdagan yung pondo ng health, pondo ng kalusugan. Alam niyo ho kung bakit? Ayaw na namin mangyari yung nakaraan taon. Noong nakaraan taon, nagkulang ang mga gamot, nagkulang ang mga oxygen, nagkulang ang mga pampasweldo ng mga casuals at saka health workers. Ngayon po, pinipilit po talaga namin na ilagay sa budget yung sa health. At hindi naman ho kami ang merong kagustuhan lang nito. Yung mga department heads so ng gobernador, ng executive department. Sa amin pong ginanap na hearing o na committee hearing ay pumunta ho yung mga 5 chief of hospitals doon. At nakikiusap sa amin sa mga bukal na sana ho ay bigyan naman daw ng pondo na matagal na nilang kailangan. Tinanong namin kung anong mga kailangan. Wala daw. Kailangan daw talaga nila. Yung mga anesthesia machine, x-ray, wala ho eh. Kulang eh. So dapat lagyan naman daw. Alam niyo yon, 110 million ang total. Nung 110 million ang total nung pinupropose nila. 110 million. Ang gusto rin ho namin, dagdagan ng pambili sa gamot ng 50 million. Kasi ho, nangyari ho nung nakaraan, ay wala ho kulang ang gamot. At alam niyo ho kung bakit? Napakalaki ng utang ng Kapitolyo na discover ho namin. Napakalaki ng utang ng Kapitolyo sa mga suppliers. 230 million ang utang po ng Kapitolyo sa suppliers. So paano makakapag-supply ang mga suppliers kung may utang? Kaya po nangyari yung nakaraan eh. Ngayon, 110 million plus 50 million na gamot. Ito ho ang importante din. Sinisi kami nung nakaraan dahil hindi nakakasweldo ang mga casuals, ang mga health workers at mga frontliners. Magkano ho na-discover namin? Hindi na naman ho kumpleto ngayon. Dapat ho kasi pag sweldo,
dapat sa annual budget nyo mo ilagay. Huwag mong iasa sa supplemental budget. Dahil ang supplemental budget, iyon na yung mga budget lang na hindi mo ini-expect at bigla ang dumadating. Eh alam mo naman sa sweldo yung mga health workers mo, dapat sa annual budget mo nilagay. Para walang iasa supplemental. Ganun po ang nangyari noong nakaraang taon. Kaya ngayon yung 35 million, ina-add po namin, pinapakiusap namin sa gobernador na sana naman ay ilagay na ito. May pagkukunan naman eh. Napakalaki ng infra, hindi naubos yung 800 million na karaan. Ngayon 900 million na naman. Kuhanin muna po doon sa infra. At maraming po salamat. Maraming salamat po, Sir EJ and Sir CA Jojo, para sa inyong pagsagot sa mga katanungan ng isa't isa. At bago po matapos ang ating programa, ay magbibigay ang no holds barred ng pahayag na kailangang dugtungan at tapusin ng mga kandidato base sa kanilang karanasan, paniniwala at prinsipyo. Tutok lang po kayo at magbabalik po kami. It's more fun in Caravan dahil may Kalahi FM sa bayan. Paniguradong good vibes always ang araw mo. Tune in sa 101.7 Kalahi FM, ang tunay tunog radyo sa Calapan. Hay ko po, kasarap makinig din eh. Haya, hayang buhay. Pag nakakalahi FM ka, hirahi. Prayer for the 2022 local and national election. Tingnan niyo po doon sa huling part kung anong sinasabi ng prayer na yun. Sabi niya ganyan, Dear Lord, politics is your gift to us. Ang politika ay handog mo sa amin. Wala kaming actually technical or pan ang definition niya. News is news. And if the news is fake, you should not call it by any other name except call it a lie. Magandang gabi muli, Oriental Mindoro. Kayo pa rin po ay nakatutok sa special episode ng No Holds Barred, ang Boto Mindoro Tapatan 2022 Vice Gubernatorial Candidates Forum. At dadako na tayo sa huling parte ng tapatan. May isang minuto ang ating mga kandidato upang tapusin ang pahayag na aming ibibigay. Maaring base ito sa kanilang karanasan, prinsipyo at platforma. At ito po ang statement na inyong dudugtungan. Ako, si, pakisabi po ang inyong pangalan, tumatakbo bilang at ako ay maglilingkod sa paraan. Uulitin ko po, ako, si, pakisabi po ang pangalan, tumatakbo bilang at ako ay maglilingkod sa paraan. Ang una pong magdudugtong sa ating statement ay si Sir C.A. Jojo. Bago ko po sagutin ang yung dugtungan na yan, gusto ko lang ibalik kay Sir EJ Falcon, yung sinasabi niyang mahal niya ako. Alam mo EJ, noon pa man, di man tayo magkakilala, mahal na kita. Tinulungan kita nung sa PBB, kami, nasa city government ako, bumili kami ng mga SIM para iboto ka. Tapos kung matatandaan mo, nung ako'y chairman ng Fiesta ng Calapan City, kinuha kitang celebrity guest. Sana matandaan mo. Kaya binabalik ko lang, kung mahal mo ako, eh noon pa man, di man pa tayo nagkakalaban ng ganito. Ayos tayong dalawa. So sa inyo pong lahat, ako si
Attorney C.A. Jojo Perez, tumatakbong Vice Gobernador ng Lalawigan at ako ay maglilingkod sa paraang makatao, makadiyos at ibibigay ang isang sinserong paglilingkod at maayos na pamamahala sa inyo pong lahat. Service and good governance. At ngayon po, mga kababayan ko sa Lalawigan, magtatapos na po ang termino ng Vice Gobernador sa June 30. Bakante na naman po, nahanap na naman ng Vice Gobernador, parang hiring uli ang Vice Gobernador. Ako po muli, na magdidesisyon tayo sa May 9, ako po muli ay nag-a-apply sa inyo pong lahat bilang Vice Gobernador. Ang akin lamang pong dala at ipakikita sa inyo ay ang aking matagal na karanasan at kakayahan bilang isang abogado at naging city administrator ng Calapan, naging vice mayor ng lungsod ng Calapan, naging number one board member ng Lalawigan at ngayon vice gobernador ng Lalawigan. Asahan niyo po na ako ay may respeto sa tao at laging tutulong sa mga kababayan natin dito sa Lalawigan ng Oriental Mindoro. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Sir C.A. Jojo. At ngayon po, ang sunod na magdudugtong sa ating statement ay si Sir E.J. Ako po, si E.J. Falcon, tumatakbong Vice Gobernador. Ako ay maglilingkod sa paraang maayos, punong-puno ng puso. Lagi kong ikukonsulta sa Diyos ang lahat mga desisyon ko dito sa ating Lalawigan. At siyempre po, ang interes ng mamamayang Mindoreño ang aking uunahin at hindi interes ng kung sino mang politiko dahil bago po ako tumakbo, yun ang sinumpaan ko sa aking sarili. At syempre po, ako din po ay isang artista, malamang bagito bago sa larangan ng politika. Pero lagi po itong sinisabi, lahat ng bagay ay kaya mong pag-aralan. Ang importante ay laman ng iyong puso dahil maraming paraan para ikaw ay makapag-aral sa mga panahon na ito. Pwede mong sabayan habang nangangampanya ka, gamitin mo yon. Ngayon, kumakatok po ako sa inyo, mga kababayan ko dito sa Oriental Mindoro. Ulitin ko po, bago lang po ako dito sa usaping paglilingkod o politika. Pero po, para po sa inyo, ibibigay ko lahat ang aking buhay para po sa paglilingkod na ito. Kaya lagi ko nga sinasabi, E.G. Falcon, kaya mo yan. Maraming salamat po. Maraming salamat. At bago po magtapos ang ating programa, magkakaroon po tayo ng peace covenant signing. Ito po ay bilang isang integrity pledge for free, orderly, honest, peaceful, and credible election. At Ma'am Bebot, ito po ang ating integrity pledge. So ito po, babasahin ko po ang nilalaman ng ating integrity pledge. I sign this integrity pledge for free, orderly, honest, peaceful, and credible election. And through my words and actions, commit to abide by the tenets of our Constitution, election laws, rules, and regulations. Respecting the sanctity of our electoral exercise, I will not employ any form of violence, force or threat that may impair, impede, or unduly influence the free exercise of the people's right of suffrage. I will not offer or give bribes or gifts to corrupt the integrity of the democratic process. Thus, I manifest my strong commitment for honest and peaceful election. At base po sa last name, ang order po ng ating pagpirma. Kaya po ang mangunguna sa pagpirma ay si Sir E.J. Falcon, kasunod si Sir C.A. Jojo Perez. Ngayon naman po, Sir C.A. Okay, muli. Maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong gabi. Ang mga kumakandidato bilang Vice Gobernador ng Oriental Mindoro, Sir E.J. Falcon at si Sir C.A. Jojo. Muli po, ang dalawang kumakandidato bilang Vice Governor ng Oriental Mindoro, Sir E.J. Falcon and Sir C.A. Jojo Perez. Muli, ito ang Boto Mindoro Tapatan 2022, the Nohos Barred Vice Gubernatorial Candidates Forum. Magbabalik po kami. Good luck.
She's okay, and I'm alright. She's away, I'm up all night. Nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind, sees the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me, says she reads me right or wrong. Home. All I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need air cause I breathe her. I know what it feels like. I know what it feels like, yeah. Breathe her, breathe her. Every time I see her. Thankful ako kasi it's parang my last activity as the president and na-push. And of course, it's something na gusto ko rin ibigay na talaga sa mga first years and second year students na hindi pa nakaka-experience ng college life. At least nabigay namin sa kanila yung opportunity to participate in such an activity. Yun. Talaga, tuwan-tuwa kami sapagkat masaya yung mga estudyante at the same time, napufulfill talaga kung ano nga ba meron tuwing college day. So clear she saw that I need all I need, yeah. I know what it feels like. I know what it feels like. Swimming through the stars when I see her. And I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like. Isang napakasayang event yung night house natin sa araw na ito at sa kahapon. As the first time na umattend ng isang event, ng big event dito sa Divine Word College of Calapan, is napakasaya at enjoy namin yung moment. We are ensuring the holistic development of our students. Tatak divinista, tatak mahusay. Every time I see you. At patuloy po kayong nakatutok sa No Holds Barred sa special nitong episode. Maraming salamat sa ating mga panauhin sa matapang na pagsagot sa mga tanong ng bayan. Hangad namin ang tagumpay ng sinumang palarin at pagkatiwalaan ng mamamayan ng Oriental Mindoro ng kanilang kinabukasan. At sa ating mga manunood, nawa po ay naging instrumento ang programang ito upang matulungan kayong magdesisyon kung sino ang nararapat na maging vice-gobernador ng Oriental Mindoro. Sagrado po ang boto natin, sana po ay pangalagaan natin ito. Bukas, April 23, Sabado, ay muli ninyo kaming samahan para sa isa na namang edisyon ng Boto Mindoro Tapatan 2022, the No Holds Barred Gubernatorial Candidates Forum. Matapang nahaharap sa tanong ng bayan, sina Honorable Yumerlito Bons Dolor at Honorable Paulinos Salvador Odoy Liachon. Abangan po ninyo yan, ganap na ika-anim ng gabi sa DWCC Online Community Facebook page at YouTube channel, Calapan Cable Channel 8,
104.1 Spirit FM at Kalahi 101.7 DWRX. At bago tayong magtapos, nais naming pasalamatan ang DWCC Administrators headed by the DWCC President and Executive Producer ng No Holds Barred Special Edition, Father Crispin A. Cordero, SVD. Father Vicente Castro Jr., SVD, Vice President for Administration. Brother Hubertus Guru, SVD, Doctor of Education, Vice President for Academic Affairs. Father Timoteus Gampur, SVD, Vice President for Finance. Father Renato L. Malbog, SVD, School Chaplain and Community Extension Service Director. Kalapan Cable, sa pamumuno ni Father ni Mr. Sean Lenihan, Father Alan Mikan. 104.1 Spirit FM sa pangungunan ni Father Simpol Bongkin, Kalahi 101.7 DWRX FM headed by Mr. Jester M. Joaquin, at binabati ko po ang aking mag-aama, Sir Tuper, si Chris Bell, si Ching, at ang aking po mga kaibigan, si Hanisel. Maraming salamat, Miss Amy at si Miss Mara. Ayan, pinasasalamatan din po namin ang PNP sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Anthony J. Ramos, kay Sir Rusty Consigo ng PPCRV, sa ating legal counsel kay Attorney Pipito Martel, represented by Attorney Adalberto Bunkin, sa COMELEC Regional Election Director, Attorney Jose Nick Mendros, at Provincial Election Supervisor, Attorney Angela Christine Deguino Royandoyan, DWCC Student Council headed by their advisor, Engineer Jezer Ilaw, and SC President Ms. Alexandra Resma, Ms. Michelle B. Luzon, DWCC Student Affairs Director, DWCC Community Extension Service, the DWCC Gazette. I would also like to shout out my parents, Sofia Ala Lagmao, Iris Lagmao, and my siblings and friends for continuing in watching this show. Ganun din po, maraming salamat sa DWCC Canteen, DWCC Medical Clinic and Safety Officers, DWCC Purchasing Officer, Ms. Mara Ocampo, DWCC Property Custodian, Ms. Babes Madrano, UWAPSA for the stage design, DWCC Information System and Services Office, we have ISO Team, Payang Manahan, Ms. Denise Tuga, Sir Ian Chester Bay, Sir Brandon Gazar, and our cameraman, we have Sir Ronald Evera, Sir Rick Aguilar Jr., Sir Bobby Gallardo, Sir Mac Tupasi, Sir Carl Abe Barcelano. Ganun din po sa research team headed by Ms. Belinda Cleofe, DWCC Security and General Services, and special thanks to Ms. Ira Lynn Baho for the Hiraya sa Halalan at Boto Mindoro Tapatan 2022 logo, at the No Holds Barred Creative and Production Committee, Ms. Vina Migi, Tiffany Kate Bahom, Bahado, Mon, Andre Dalisay, Jedaya De Pasupil, Chaska Natalie Ibon, Mary Catherine Pastor, and Tanya Yunis Daniel Ilagan. At syempre, maraming salamat din sa ating No Holds Barred team, headed by Ms. Arlene Maramot, our Program Director, Mr. Henry Lasquete, our Technical Director, and Ms. Claudette G. Sim, Executive in Charge of Production. Siyempre, happy viewing po sa family ko, Mama Judy, Ate Jane, Janine, Winston, Hiro, Hiro, Bibi Heya, and special thanks kay Miss Amy at kay Miss Honey, and happy viewing, Aya Janelle Maramot. Maraming salamat din sa ating sectors and screening team members. Ngayong gabi, binabati ko ang aking may bahay, Dada, LA, LJ, and Wayne. Shoutout din po kay Sir Harvin Castor Acedillo na nanonood po sa atin. Shoutout din po sa mga political science students at sa mga officers po ng liberal arts, kina Ate Rain, kina Kuya Paolo at kay Julie na hanggang ngayon ay nanonood pa rin. Shoutout din po sa aking family at home, Mama Chelsea, sa Papa Mike, Ate Mitch, Kuya Errol, Baby Enzo, Kuya Miko and family. Thank you so much po. Ganun din po sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan na si Mara, John L. Tom, Rian Conrog, Alex, Pipers, Nicole, and Deo, at ganyan din po sa School of Engineering and Architecture. Yes, at mga kaibigan, ito ang programa kung saan pinagtutunan ng pansin ang pinag-uusapan ng bayan. Ako si Hans Johnson Di Maala. Bawat tanong sa isipan, hinahanapan ng kasagutan. Ako si Mika Sichung. Bawat problema, sinusolusyonan. Ako si Julian Alessandra Lugmao. Magandang gabi, unang distrito at ikalawang distrito at sa bayan ng Oriental Mindoro. Ako si Carl Brian Chavez. Walang dapat itago. Ako naman si Wendell Gaspan III. At ako naman si Miss Belinda Cleofe, dahil sa pagtuklas ng katotohanan, dapat No Holds Barred!
Thank you.